Iba pala yung feelings, no? Parang nakakaiyak. Ang nakausap natin sa Poltorero, guys, di ba ang bongga? Parang bahay lang po ay ang mga musileyo dito ng mga may kaya sa buhay. Pero, Paul. De million po ang kinikita nyo kada buwan. Wala naman daw problema. Puro mga stainless steel. Ko kay Lloyd, yung pagmamahal ko sa kanya na kahit wala na siya, mananatili sa puso ko yung lahat ng mga natutunan ko sa kanya. Ayun, pakinis! Si Master Gala, ang isang gumagala sa mga sementeryo. Matapos ang mga sikat na pinuntahan nating mga artista at personalidad, ay ngayon naman pupuntahan ko at gagalain natin mula Bulacan ang libingan ng famous vlogger na si Lloyd Cadena o tinatawag na Queen Elsie. Pasyalan na rin natin ang mga nagagandahang musileyo sa Garden of Tranquility sa Imus, Cavite, kung saan nakahimlay si Lloyd Cadena. Pero bago ang lahat ay daanan muna natin ang isang pinyahan o farm ng pineapple na nagmamayari ng isang milyonaryo dito lang sa Cavite. So guys, ito nag-harvest sila ng bangka, ilang pa? Tingnan. Magkano to, 60 kuya? Isang ganito? 60. Pwede naman, ng chicken. Pagka pipili ka ron ng pinyo, dapat malalaki mata, di ba? Hindi naman siguro. Depende. Para rin matamis, sabi. Hindi ka naniwala. Kano po isa? Buong ka, press na press. So may hamog pa, guys. Depende po, sir. Kasi kayo. Sa kayo may pili. Sarap. Uy, hanggang mamaya pa naman yan, no? Hanggang, aabot ba yun hanggang 10 ng... Oo naman. Oo, oh, sige. Babalik na lang ako kasi okay. Paalis pa lang ako, eh. Sipag naman ni bata. Ilang beses po kayo nag-harvest nito sa isang araw? Ay, isang beses. Tapos gantong season po talaga, September. So guys, bago tayo pumunta sa puntod ni Lloyd Cadena, yung sikat na vlogger na talagang idol na idol ko, samahan nyo muna akong gumala dito sa farm ng pinya. Tignan nyo. Ang ganda. Tapos titignan natin yung hina-harvest nila ngayon. Kasi curious lang ako kasi hindi pa ako nakakakita ng hina-harvest na pinya. Ikaw yung pumipitas. O, wala ka mang gusto i-shoutout. Wala kang alam dyan eh. Ala. First time nating makakakita ng pinipitas na pinya at pag-harvest nito. At kung magkano ang kinikita nito kada buwan. Ngayong buwan na to, magtatanim na rin ng pinya. Hindi, ibig sabihin kada araw nagtatanim, eh kada buwan nagtatanim talaga o... Hindi naman. Anong buwan yung pinakamaganda magtanim ng pinya? Mayo. Ah, Mayo? Ganda o. Saan galing yung mga puno na to? Dito eh. Hindi kaya kumukuha sa, ano sa ibang bansa na mga... Ay, hindi. Pupuntahan ko yung puntod ni Lloyd Cadena, yung sikat na vlogger. Puro sementeryo kasi binablog ko yun. Ay, ang dami, oh guys, oh. Palipas na nga eh. Ano palipas na eh? Paubos na rin. Kakaret. Pinipitas. Paano? Ginaganon lang? Ano? Hindi, sige nga, try mo nga magpitas. Ang lawak ng ilang ektarya to? Tatlo to ektarya. Sino may-ari, sir? Ayun, yung nanas mo ba? Ay, yung kausap ko? Oo. Asa pala may-ari? Kaya pala tayo pinayagan. Sabi ko baka matrespassing tayo eh. Ganyan rin. Ang guys, oh, grabe oh. Ng ano, tawag dito, Silang Cavite, no? Hindi ko nalalaman, meron palang mga pinya sa Silang Cavite. Pwede kong pumitas, kuya. Try ko lang. Ay, sana all, hindi pa pinipitas na, pipitas na. Yes. Ha, iikutin mo lang. Ayan, ito yung first time ko makapitas ng pinya. Sige, mamaya, bibili ako. Pagbalik ko. Saan ka pupunta?
Magbo-vlog na ako yung kay Lloyd Cadena. Magkano naman ang kinikita niyo diyan sa pag sa pinya kada ano? Depende sa ang pinaka-estimate lang sa isang buwan, 200. Mahigit 100. Wala pang 200. Wala. Yung kita na naman may-ari, labas na yung mga ano, yung mga expense, yung mga labas na agas. Ganda. Ilang buwan niya bago anihin, sir? Itong mga pinya. Yan. Ngayon, 1 year. Depende, meron. Isang taon din. Ngayon. Isang taon din, ano? Pero 2 years. Pero 1.5. Ah, may 2 years din? Yung... Hawaiian. Yung Hawaiian, Hawaiian. Yung 2 years. Pagka yung peak season. Peak season. Okay. Yung talagang... So, siya yung may-ari, guys. Season. Bongga. Talaga ng pineapple. De million po ang kinikita nyo kada buwan. Sobra naman. Sobra naman. Taka mo isang taong ka. Grabe po, ano? Ilang hektarya po yung lupain nyo na to? 2.7. 2.7 hectares. Okay. Abangan nyo na lang sa YouTube, sir. Ano natin to? Ipapalabas natin. Sige, salamat. Mamaya dadaan ako. Okay, salamat. Bongga, oh. Ganun pala ang technique, guys. Bumili ka ng lupa, patanim mo ng mga ganito nung para mapapakinabangan mo yung lupa, babalik sa iyo yung nagastos mo. So pagdating natin dito, guys, ito ang nakita ko na napakalaki na si Leo dito sa Tranquility Garden. Oo, napagmamay-ari daw po ng isang vice mayor dito. Ayon sa nakausap natin sa Puerto Rero, guys, 'di ba? Bongga, parang bahay lang po. Ngayon, yung mga kamag-anak daw ang inilibing na diyan. Tapos, meron na rin daw sariling mo si Leo, yung vice mayor. Ayon dun sa mismong nakausap natin kanina si Tatay. Biruin mo, mga kamaster, ikaw ba okay lang ba sa'yo yung papagawa ka ng Musileo? Yung kahit buhay ka pa, comment below nga. So, kamaster, ito na po, nandito na tayo sa Tranquility Garden dito po sa Imus, Cavite. Ngayon, ang nasa likod ko na nilalakaran ko ay ang mga Musileo dito ng mga may kaya sa buhay. Tignan ninyo. Bago natin puntahan ang puntod ng aking idol na kapwa ko din vlogger na si Lloyd Cadena, ay ikutin muna natin pansamantala ang buong sementeryong ito at ipapakita ko sa inyo ang mga magagandang musileyo dito. So nagtanong na rin tayo sa mga nagbabantay dito na okay lang naman daw mag-vlog. So ayan, makikita nyo to, stainless steel. Karamihan pala ng mga sementeryo dito, guys, ay wala pang laman, pero ito may laman na. Tapos ito, makikita nyo yung mga ano, mga simple lang sa part na to, apartment style. Ito hindi ko sure kung may mga laman na, pero makikita mo parang ang style nila, kamaster, ay tawag dito, alam mo yung parang sa bahay lang din na normal sa mga subdivision. So try natin pumasok habang naka-open pa naman. Yung ginagawa yung style. Tiles pala. Ah, dito ilalagay yung nicho, itong tatlo na ito. Okay. So try natin umakit sa taas, guys. Nakita naman natin sa paligid na ako lang talagang mag-isa ng time na to. Pero nagtataka lang ako na may nasagap tayong parang boses ng bata. Sa mga hindi din nakakaalam, ang gamit kong camera ay ang GoPro Hero 10 na may apat daw na built-in mic. Kaya posible talaga na makarinig tayo ng mga malapit lang sa paligid natin. So, nagpaalam naman tayo, guys, kaya mag-alala. Wala naman daw problema. Ay, bongga.
Puro mga stainless steel. Eh, ayan o. Oh. Subukan natin mga kamaster na magpalipad ng drone dito sa cemetery. Kasi maliit lang naman ito. Kumbaga, kukuha na ko lang ng drone shot yung musineo ni Ondoy, ni Lloyd. Alay ko po ito sa lahat po ng mga sumusuporta kay Lloyd Cadena. Isa na po ako doon. Talagang sobrang idol ko siya at matagal ko nang gustong puntahan ang kanyang puntod. Ngayon lang tayo nagkaroon ng time, mga kamaster. So iyan, nakita nyo yung mga musileo na yan. Ang gaganda, diba? Diretso lang daw yan papunta doon kay Lloyd. Pag nakita nyo itong kulay blue na ito, bongga, ano? Grabe. Ito na. So mula main road, kanan ka. So mapapansin nyo to, oh, grabe. Mga milyon ang halaga niyan, guys. Diba? Hindi naman masama magpagawa ng musileo. Oh my gosh, ito na. Ito na, guys. Sensya na kayo, maingay yung ano. Maingay yung tawag dito. Ano ng damo. So galing sila dito kahapon dahil birthday po kahapon ni Queen Elsie. So ito na, nandito na tayo sa puntod ni Lloyd Cadena, mga kamaster. Alay ko po ito sa lahat ng fans at subscribers po ni Lloyd Cadena para po sa inyo itong vlog na ito. At talagang very ano, very touching na makarating ka dito. Iba pala yung feelings, no? Parang nakakaiyak, guys. Oh my gosh, we miss you, Lloyd. Tapos dito pagdating nyo, syempre dyan yung tulasan ng mga kandila. Tapos ito yung daanan, eh. Ito yung mga bulaklak na kahapon lang na dinala dito dahil birthday nga ni Lloyd kahapon, mga kamaster. Na ang sikat na YouTube vlogger na si Lloyd Cafe Cadena sa edad na 26. Ikinagulat ng maraming fans ang anunsyo sa kanyang Facebook. Nabigla ang mga kasamahang online content creators si Cadena gaya ni na McCoy Dubs, Mimia at Benedict Cua, pati na ang ilang taga-showbiz gaya ni na Kim Chu, Sab Magalona at JC Alcantara. Iba pala yung pakiramdam, nakakaiyak. Alam mo, wala namang masamang umiyak, guys. Parang sa lahat ng vlogger na napuntahan ko yung cemetery, dito ko naiyak. Pakinis. Naiyak ako, bakla. Hindi ko alam. Siguro parang ngayon ko lang din nailabas kasi naiyak talaga ako nung namatay si Lloyd. Hindi ko alam mo bakit ako naiyak ngayon. Sa lahat ng napuntahan ko, iba pala yung pakiramdam na mailabas mo. Hindi naman masamang umiyak, guys. Sabi nila, wag raw iiyak ka ng patay, ganun. Ako, yung feelings ko lang, yung pakiramdam ko, kasi talagang inahangaan ko si Lloyd. Yung mga technique niya sa pagbablog, ginagaya ko yan. Yung mga pagiging kwela niya. Mahal naman ito. Isang taong salari ko to, Jim. Nagaya ka na po. Pagiging masaya niya. Sa isang iglap na nawala siya ng ganon, talagang masakit, eh. Iba yung pakiramdam, guys. Kung kayo yung nandito, pumunta kayo, maiiyak talaga kayo.
kasi sa lahat ng vlogger namatay since 2016 kasi on kundi ako nagkakamil or 2015 parang nakasubscribe na ako sa kanya. Talagang idol na idol kasi Lloyd. Hindi ko lang talaga matanggap nung una. Siyempre sa dami din lang nagmamahal sa kanya. Na ganun pala yung pakiramdam. Pag pumunta ka sa puntod niya, kahit sabi mo ayaw mo umiyak, mailalabas mo talaga lahat. Lalo na pag mag-isa ka lang. No? Iba yung feelings eh. Parang yung may pakiramdam na panghihinayang. Pero isipin na lang natin guys, eksiharada yun ang gugupit ng damo. Maingay. Na napasaya tayo ni Lloyd. Oo. Akaloka, single since birth. So doon ako humuhugot ng mga kahugutan, mga kasakitan, at lahat ng may tinawag ko siyang LC Learns. Kasi LC, pangalan ko yun, and then Learns. Ibig sabihin yung mga tutunan ko, binabahagi ko sa mga subscriber ko, sa mga nanonood. Hindi lang pala kayo nakakaramdam ng ganitong heartbroken, kung paano mag-move on. So may mga insight ko, share ko sa lahat para man lang makatulong in some ways. From Bulacan, dinayo ko pa siya rito sa Imus, Cavite, dahil talagang idol na idol kasi Lloyd. Hindi ko po alam, Mother Queen, hello po sa inyo. Kung bakit po ako naiyak ngayon, ayoko po kayong palungkutin guys, pero isa po sa honor na makapunta ako sa idol ko, puntod ng idol ko, kasi talagang sa tuwing may problema ako, talagang pinapanood ko yung mga vlog ni Lloyd. Naiyak talaga, or wala talaga akong masabi, kundi talagang kung buhay lang si Lloyd talaga, sisikapin ko lahat na makita siya. Pagiging kailangan dire-diretsong magsalita, yan yung mga ganyan guys. Isa yun sa talagang inspirasyon ko kay Lloyd na walang kahit sinong makakagaya sa kanya. No one can be Lloyd Cadena. So mapapansin niyo rito sa gilid ng kanyang mga musilay ay mga tanim ni Mother Queen. Oo. Ang mga kapatid ni Lloyd. Tapos yan yung mga may iniwan pa sila rito ng blanco na kandila. Mananatili sa puso ko yung lahat ng mga natutunan ko sa kanya bilang vlogger. Bakit ganun? Ba't hindi ko mapigilang umiyak dito? Esensya na Lloyd, alam ko gusto mo masaya. Gawin muna natin ng shot si Lloyd. Pang malakas ang aerial shot at magandang shot, ipapakita ko sa inyo mga kamaster dito sa puntod ni Lloyd Cadena. Gusto mo yon? Gusto ko yon. Bongga na yan! Hi Lloyd! Silipin mga kamaster yung pinakaloob. Ay, hindi siya masyadong kita. Ayan. Ayun yung pinaka-picture ni Queen LC sa loob. Ayan. Tapos, nakatint kasi siya, tinted siya. May picture pa siya dito. Teka, try natin dito sa kabila. So, nakatinted po yung kanyang loob, mga kamaster. Ayan, makikita nyo yung kanyang pinaka lapida. Oo. Tapos, nandiyan na yata yung pinaka ano niya. Yung pinaka abo ni Queen RC. May picture pa siya dyan. Yung talaga makikita.
mga nais pong pumunta nating mga kamaster o mga fans po ni Lloyd Cadena dito po sa Imus, Cavite, para mas madali mag-Google Map kayo, puntahan nyo rito, Tranquility Garden. Kaya lang, sabi nga po ng mama ni Lloyd, si Mother Queen, oo, na kung nataon lang na nandito sila, makakapasok tayo sa pinakaloob nitong mausoleum niya. Kaya lang, pag nandito ka, sa labas ka lang talaga dahil nakalock siya. Tsaka hindi yata pinapayagang papasukin sa loob talaga. Siyempre, pang ano yung private na yung mga kamaster. Yung paggalang ko kay Lloyd, yung pagmamahal ko sa kanya na kahit wala na siya, mananatili sa puso ko yung lahat ng mga natutunan ko sa kanya bilang vlogger. Kung may camera man o wala, pag hindi mo na ibuhos yung kasi ako, naiyak talaga ako nang nalaman kong nawala si Lloyd. Pero iba yung pakiramdam pala pag pumunta ka sa mismong ano, sa mismong punto niya, tapos mag-isa ka lang, parang naging solemn yung pakiramdam, alam mo. Tignan nyo to guys, oh. Pero dito nakalibing, hindi na natin papakita yung panong details. May mga, ayan, mga tinapay pa. Nag-iwan pa rin siya ng mga masasayang alaala, at hanggang ngayon, napapanood pa rin naman yung mga video. Shout out sa inyong lahat, sa ating mga, 63,000 new subscribers. Marami pong salamat sa inyong suporta. Sana kung next time magko-comment kayo, Kamaster, i-shoutout nyo yung pangalan po ninyo, yung inyong mga lugar kung saan, yung real name nyo, para ma-shoutout natin ang mas maganda, mga Kamaster. Naman kamahalang mga gamit nito. Hindi yan masusuklihan ang lahat ng sakripisyo at paghihirap mo para may taguyod ang ating family. Thank you very much, ma. Hanggang sa dulo lang walang hanggang. Grateful na grateful ako sa iyo, ma. Thank you very much. Maraming salamat po sa panonood at God bless you all. Sana hindi ko kayo napalungkot, napasaya ko kayo, kaya lang hindi ko talaga mapigilan, guys. Kung bago ka lang sa channel natin, i-click mo na po yung subscribe, like, notification bell para ma-update ka. At i-follow nyo rin po, subscribe nyo ating Facebook page. Oo, at saka yung ating second channel. Lalagay ko yung link dyan sa ibaba. Thank you!